Yun, so ano to, medyo iba lang to sa normal na mga videos natin kasi gusto lang share ko ano nangyari. Kahapon 29 ay yung Christmas party namin and then 30 ngayon. So mag-upload na lang or ilalagay ko na lang sa upper right or sa right side yung mga ano, yung mga kaganapan. Di ko kasi masyado na videos lahat eh. So ito, parang ganito, singit natin. Peggy. Okay, so nandito kami sa SM para bumili ng pang Christmas natin. Yan, SM Bacoor. Oops, hindi kita kasi nandun tayo sa likod eh. Yan, so nantay na lang yung stroller. Yes, manong. Napaka-pogi niyan kahit mabaho yan, di ba? Oo, yan si manong. Hello, manong. Hello. Siyempre si Peggy. Sexy niya, no? Nakadress pa yan. And ayun na nga, so ito yung video na yan is pumunta kami sa SM para lang bumili kami ng damit. Hindi, ang tagal ko na kasi, so halos lahat naman tayo makaka-relate, diba? Like, nagka-pandemic, tapos, yun ba, medyo nagkalaman. Kasi, kumain, tapos, yung ibang damit, di na natin masuot. And then, ito na nga yung Christmas party. And, so, wala tayong susuot. So, kailangan natin bumili. Yun na nga. So, nagpunta kami ng SM Bacoor. Well, actually, before itong araw na to, kahapon din ng ano, bumili na ako ng parang, yung parang Americana sa H&M pero ano eh, wala na kasi akong pantalon eh. Yan, so kasama kasi na Peggy, pumunta kami nga ng SM, bibili lang ako ng dapat ng ano diyan. Mabilis lang kami diyan. Bumili lang ako ng pantalon tsaka ng belt, syempre. So yun. Pagkatapos kong bumili ng pantalon tsaka ng belt, medyo nakakahinaya nga kasi alam ko naman hindi naman ako masyado gumagamit na ng pantalon kasi mostly joggers pa na yung ginagamit or kaya pag ito nga dahil work from home naman, di ba? So ano lang, tamang shorts lang. Ayun, so nakabili na nga ako ng ano, ng pantalon. And then dapat kakain kami, medyo late lang kasi ang party namin is 6, parang ganun. Eh syempre galing pa ako Cavite, traffic talaga. So ito yung mga picture na yun, ay nakabili na kami. Nagpi-picture na lang kami la Peggy dyan. Oh, gulat ka kay manong, no? Oo. Ayun, so ayun nga, pagkatapos namin bumili, dat kakain kami. Pero medyo late na eh, kasi parang halos mga 5 o'clock na yan eh, mga ganun, mga 5 something. And then uuwi pa kasi kuhin nga yung damit. Hatid ko pa si na Peggy. Hindi naman sila pwede i-grab na lang, di ba? Well, pwede naman. Actually, na-try na namin yung isang beses para may pinuntahan ako. So, medyo nag-aantay na sila ng matagal. And then, pumayag naman yung grab driver na ihatid sila. As long as may diaper naman sila. Tsaka, mababait naman si na Peggy. Hindi naman sila ano, yung makukulit. Yun nga lang, medyo si Peggy, suplada. Balikan natin yun. Siguro, house tour natin, pakilala nga. Ilang beses ko na nasabi, pero hindi pala natin naayos. Ano, suplada talaga si Peggy sa lahat ng mga pets dito. Actually, hindi na siya pets eh. Kasi siya na yung ano eh, anak ko eh. Pinaka-anak, or tsaka si Steve. Siya yung pinaka-suplada. Suplada talaga sobra. So, kahit iba, mapapansin yun. Anyway, yun nga. So, dapat ito, naghahanap kami ng pagkain. Medyo late na nga. So, balak namin is magte-take out na lang kami. Yun. And pag-akyat namin, tumingin-tingin kami ng mga kainan. Halos ano eh. Yung mga kakainan namin, medyo mahaba yung pila. So, naghanap na lang kami ng mabilis na makakainan. And then, magpapadeliver na lang sa bahay. Kung umabot, kain ako dun saglit bago umalis. And if not, then doon na lang ako kain sa office or sa party since may party naman dapat doon. Yun, so nag-order na lang kami sa Grab para pag-uwi is may food na. Sila Peggy ang mahilig lang naman sa chicken yan. Actually, lahat naman halos, di ba? Kahit yung mga pets naman namin or yung mga pets doon sa Las Piñas, yun sa mga lolo-lola namin. Ano yun, mahilig din sa chicken. Papakita ko sa inyo minsan yung si Emilian. Yan, ang ginawa nila namin since matagal nga,
tamang ano na lang. Tamang Dunkin' Donut na lang. O Dunkin' Donut. Baka naman. Pero yan, favorite namin yan. Pagka mabilisan lang, yan yung Dunkin', kahit anong donut sa Dunkin', tapos icy choco o icy na yung kape, goods na yan. Yun, yung pa-uwi na kami, ang bala ko dapat is videohan ko or magpipicture ako dun pagpunta sa ano sa party. Problema nga is medyo late na ako. So napaayos ko naman or napack-up ko naman yung camera. So yung mga susunod na video, actually mga clip-clip lang kasi hindi talaga ako nakapag-picture dun sa site kasi una is late na ako dumating, sobrang traffic, grabe kasi dati nasa ano kami sa Parañaque kami nag-stay and then nag-move kami sa Cavite. Talaga masasabi mong improvement ng traffic sa Parañaque, as in dati kasi ang travel time ko from Parañaque yun sa condo namin going to work was around like 30 minutes lang. Pero nung ano, iba na eh. Parang 2 oras na yata papasok. Tapos yung way pa. Kasi may mga ginagawa and then parang may sinaradong daanan. So yun lang go, palabas papuntang BGC, yung C5 is grabe, grabe talaga yung traffic. Anyway, so yun na nga. So pauwi na kami. Tsaka nakakatawa dito, medyo nanghihinahil lang din talaga ako sa gastos. Kasi in the first place, alam ko sa sarili ko, parang isang beses ko na nun siya gagamitin. Pero syempre, di ba, minsan lang naman. So, bumili na tayo. Yun nga lang, medyo ano eh, namamahalan pa rin ako eh. Ayan, nadagdag ko. So, ayan yung kahapon, plus yung wala pa yung t-shirt, and then yung pants, and then wala lang. Di ba? Parang dapat nag-ano na lang tayo eh. Yung mga luma, yung problema nga natin is walang musot. Yun, bali ang nangyari is pagdating ko nga sa party, yung venue namin is sa likod lang naman actually ng office, which is like 5 minutes walk lang naman. Yung mga 2-3 minutes lang naman. Pero dahil late nga ako, ang start ng party is 6 o'clock, dumating na ako ng around 7:30 or mag-8 na halos. Eh, ang nakita ko na doon, nag-start na sila. So, yan. Nag-picture ako ng Black Label. Eh, hindi ako nainom. Pinicturean ko lang yan. Siyempre, tamang poser lang. Yun. Wala na ako masyadong naabutan. Ano na lang. Tamang pagdating doon, nagpa-party-party na sila. So, wala. Dapat yun. Bala ko dapat na mag-video. Di na umabot. Itong part na to, nagsisimula na sila niyan. So, yan, ito lang yung bukod tanging clip na kuha ko, na video ko. Yun, tapos after naman namin mag party, syempre meron yung after party. Yung sa department namin sa IT, nag-ano na lang kami, nag Music 21. 3 hours pero hindi naman natin natapos kasi originally ang balak namin is pupunta ng Resorts World. So, yun na nga. Long story short, nagpunta kami ng Resorts World. Kaso ang problema, natalo yung mga kasama ko. Sila lang, kasi ako, hindi naman ako natalo. Parang natalo sila ng mga 3,000, 5,000. Eh wala, mga mahina. Eh ako naman kasi, kaya di ako natalo. Nagbayad lang naman ako ng entrance. Parang nasa 15,000 yung binayad ko sa entrance. Bakit 15,000? Kasi ano yun, consumable yun. Pag nagbayad ka ng entrance, pag nagbayad ka ng entrance, pwede mong gamitin sa loob. Yun, pero yun, maalas talaga nung araw na yun, grabe, parang ilang beses ako nag-try talagang maalat. Pag maalat, out ka na agad kasi hirap na talo na ako ng ganyan malaki dati. So, di ko na ulitin, babawiin ko na lang sa ibang araw. Tapos yan, parking ticket sa resorts. Saglit lang kami, parang 1 hour 40 minutes, parang ganun. Eh, ayoko na maghabol kasi nga, mahirap, baka lalo lang mabaon. Yun, afternoon, uwian na, magko-coding ako. Dapat ihatid ko yung isa naming kasama pero sumabay na lang siya dun sa isa kasi nga, ano na yun, 5 more than. And then, pag uwi ko, yan, salubong ako nila Peggy, tamang lakad na lang kami. Di ba? Yan, dito kami lagi papunta, dyan yung si Tito James. Makikita niyo sa mga susunod na video. Or kung hindi, alam ko nasama niya. Tawagin niyo rin siya si Cobrador
O si Skastangi. Yan. So, ayan. Tamang ano, dyan kami naglalakad-lakad nila, Manong. Papunta kayo na Tito James kasi malapit lang. Tito James, pero kapatid ko yun. Yun, siguro dito na lang muna. Ano lang naman eh, dinocument lang naman natin yung pagiging ano natin or yung pagpunta natin at pagbayad ng entrance sa Resorts World. Well, syempre, damay na rin yung Christmas party and all. Yun, so, pag malay mo, balikan ko to after next year, makita natin yung ano naman nating entrance fee is binalik sa atin ng Resorts World, di ba? Yun, balikan natin ito after a year, siguro try ulit natin or mga sa susunod. Kung may interesado kayo, hindi kasi pwede mag-video sa lobby hanggang doon lang sa labas. Nag-take lang nga ng picture yung isa kong kasama, Nasita. So, yung bawal talaga yung mga... Bawal talaga yung pag-picture at pag-video sa loob ng kasino for security rin. Yun, siguro dito na lang natin tatapusin. Na-share ko lang naman. Sayang, wala na kasi yung ano yung mga talpak. Doon tayo dumadali dati. Pero eto na nga, tatapusin na natin to hanggang sa susunod na lang. Sige na, bye-bye.